Isang sanggol ang natagpong patay sa isang bahagi ng Pandacan Pumping Station sa Maynila. Ayon sa mga opisyal ng barangay, posibleng kamamatay lang ng sanggol na yan nang matagpuan nito saksi si Cesar Apolinario. Mistulang itinapong manika ang babaeng sanggol na ito nang makita ng mga residente sa San Andres Pumping Station sa Pandacan, Maynila habang tinatangay ng agos ng tubig sa estero. Nakasakay pa sa tabla ang sanggol. Sa litratong ito naman, nakasabit pa sa conveyor ang inunan habang nakaipit naman ang kamay ng sanggol sa tabla. Ayon sa kapitan ng barangay 867, posibleng kasisilang lang ng sanggol at kamamatay lang nang mamataan pasado alas 7 kaninang umaga. Hindi pa masangsang ang amoy nito at may mga galos siya sa mga braso na posibleng raw nakuha sa pagkakahampas sa bakal at kahoy. Hindi namin malaman kung buhay pa siya nung nilagay sa tabla para may makakita or either patay na siya na hindi nilang kayang ipalibing siguro or mamumroblema pa siya kung paano niya ipapalibing. Nagtanong-tanong na rin ang kapitan ng barangay sa health center pero wala raw inaasahang manganganak na residente rito ngayong araw. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga kalapit na barangay. Parang unwanted eh, dahil kung baby na siya buo na. Kung ito man may puso kang ina, hindi mo may kaya ng dibdib mo na makita yung anak mo na nakalutang dyan. Kung hindi mo talagang plano na gawin ito sa anak mo. Dinala na sa punerarya ang sanggol. Ang pulisya tiniyak na magbabahay-bahay sa dalawa pang barangay na dinaraanan ng estero. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Sa ibang balita, pinagtanggol ng Malacañang ang pagbiyahe ng ilang mambabata sa Pag-asa Island, isa sa mga isla sa pinag-aagawang Spratlys. Paliwanag ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang mga binisita ng mga mambabatas. Giniit ang mga kongresista na hindi ito official trip. At ilan nga sa kanila, naligo pa sa dagat ayon sa grupo, kapayapaan daw ang gusto nila iparating sa kanilang pagdalaw sa isla. Sa kabila nito, nagpahayag pa rin ang pagkabahala ang Chinese government sa pagbiyahe ng mga mambabatas. This is a peaceful mission it is clear that we have no intentions or aggressive intentions. We have a local government in place there. We have our military detachment there. So I don't see how we have infringed on the sovereignty of China when it was our part of our territory. Sa showbiz saksi, maring itinanggi ni Rufa Gutierrez ang aligasyon ni Ilmaz Bektas na nilustay niya ang perang ipinadala ng dating asawa para sa kanilang dalawang anak. Tinanggi rin ni Rufa ang paratang na ginagastos siyang kinikita ng dalawang anak sa isang TV show. Masakit daw para sa aktres ang ganitong problema lalo't nadadamay raw ang kanyang mga anak. Ang sweldo lang nila doon, 2.5, ginawa ko na nga 5,000. Sabi ko, sikat naman sila, abunado pa ako sa gas at sa pampizza, di ba? Ang pinakamasakit na sinabi niya, yung padala siya ng padala ng pera na hindi ko ginagastos, hindi ko binibigay sa mga bata. Nandiyan, no? Basahin mo. Oo, sabi ko, asa na resibo? Baka naman maling bank account yun. Saksi ang sa aming pagbabalik. Sa showbiz saksi, Heart Evangelista, nagsalita na tungkol sa umuli pagkumpronta sa kanya ni Marian Rivera sa shooting ng Temptation Island. Ding Dong Dantes, dahilan nga ba ng pag-aaway na yan? Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.